Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na po ang huling bahagi ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Mang Nato na may kinalaman sa aswang at mutya na ngipin ng kalabaw. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkapasok pa lang sa pintuan ng silid ay nanlilisik na agad ang mata ng nanay ni Mildred na nakatitig kina Nato at sa tiyuhin nito. Hoy! Albularyo! Umalis ka rito! Wala kang kinalaman rito! Kaya huwag kang makikialam! Kung ayaw mong pati ikaw ay damay ko! Sigaw pa ng ginang, pero kakaiba ang boses. Parang matandang nakakatakot ang boses niya. Mami! Anong pinagsasabi mo? Nagtatakang wika pa ni Mildred. Manahimik ka! Hindi mo ako ina! Isa ka pa! Ikaw ang isusunod ko pagkatapos kong patayin ang iyong ina! Pagkasabi noon ng ginang, ay biglang namutla sa takot si Mildred habang nanggigilid ang mga luha. Mabilis naman iyong nilapitan ni Renato at inakay, para kasing babagsak na at hindi nga siya nagkamali. Dahil pagkahawak niya lang sa bewang ng dalaga, ay bigla na iyong nawala ng malay. Mabuti at nasalo niya kaagad. Binuhat niya na iyon at inilabas ng silid. Narinig niyang nagsisimula ng mag-orasyon ang kanyang tiyo Pancho sa loob ng silid. Kahit mainit sa labas at walang hangin, sa loob naman ng silid ay tila may apat na malalaking electric fan na nakasagad ang pagkapindot dahil sa lakas ng hangin. Tawa rin ang tawa ang ginang. Mabilis inutusan ni Renato si Lindon na maglagay sa kaldero ng baga. At iyon naman ang nilagyan niya ng insenso at kamangyan. Noong masimulan na ang pagpapausok, ay nakatayo lang si Renato sa may pintuan ng silid habang nakikinig sa mga nangyayari sa loob. Tinitignan niya rin kasi si Mildred na wala pa ring malay at naroon sa sofa. Lumapit naman sa kanya si Lindon. Kuya Nato, natatakot ako. Saan? Sa labas po. Ha? Bakit? Maliwanag pa naman ah. Meron kasing matanda na kanina pakatok ng katok. Papasukin ko raw siya dahil may mahalaga raw siyang gagawin sa loob. Pero hindi ko pinapapasok. Nangangatal na wika pa ni Lindon. Mabilis namang lumapit si Nato sa may bintana. At pagkasilip niya nga roon, ay naroon pa rin ang sinasabing matanda. Inilabas niya ang botelya ng lana mula sa kanyang bulsa. Malakas ang pagbula noon. Mga aswang ang mga iyan, Lindon! Wika niya pa sa binatilyo. Dahil maliban sa matandang babae, ay may isang lalaki pa sa may likuran nito na nakatayo. Lindon, isarado mo na lahat ng bintana at pintuan ng bahay. Huwag kang magpapapasok ng kahit sino. Ihanda mo na rin ang itak dahil kakailanganin mo yan mamaya kung sakaling makapasok ang mga aswang dito. Ilagay mo ang itak sa ilalim ng sofa na pinaglagyan ko kay Ate Mildred mo. Tapos bantayan mo muna siya. Mabilis naman na sumunod si Lindon sa iniutos ni Nato. Noong naroon na nga nagbabantay si Lindon kay Mildred, ay pumasok na si Nato sa silid kung saan naroon ang kanyang tiyuhin at ang pasyente. Pagkapasok sa silid ay nakita niyang pawis na pawis ang kanyang tiyo Pancho. Tiyo, kumusta rito? Hindi mabuti, Nato. Masyado itong malakas. Nakikialam pa ang mga elemento sa labas. Sabi niya naman, hindi lang yung tiyo, meron pang dalawang aswang na gusto rin makisawsaw. Naroon, kinakalampag ang gate. Napailing-iling naman ang tiyuhin. Tiyo, anong gagawin natin? Nato, maglagay ka ng pausok sa anim na kaldero. Lagyan mo lahat ng insenso, pati iyong langis na meron ka. Para hindi makapasok dito ang mga elemento. Pati na iyong mga sinasabi mong aswang sa labas. Agad niyang ginawa ang sinabi ng tiyuhin. Noong bumalik sa silid ay kalmado na ang pasyente dahil wala na itong malay.
Pero sabi ni Tio Pancho ay hindi niya napigilan ang paglabas noong nakasapi dahil masyado itong malakas. Maaaring babalik pa iyon, hinihintay lang na gumabi. Noong magising si Mildred ay sinabi na rin ato sa kanya ang mga nangyari. Nag-aalala rin ang dalaga dahil umalis daw upang magpunta sa kabilang bayan ang best friend niya at ang nanay nito. Bali nanay at ate iyon ni Lindon. Baka raw sila ang biktimahin ng mga aswang sa labas kapag nakita silang dumating. Sabi naman na rin ato na huwag mag-alala dahil kapag dumating ang mga iyon ay siya mismo ang lalabas para papasukin sila at kaya niya itong protektahan mula sa mga aswang na maaaring nakaabang lang sa labas. Inabot na sila roon ng alas 5 ng hapon. Nagkataon pa na naging malakas ang pag-ulan ng hapon na iyon kaya maagang dumilim. Sabi ni Tio Pancho, "Nato, isuot mo ang medalyong ito. Kapag sa tingin mo ay makakapasok na dito ang mga maligno, ay pumunta ka doon sa puno na walang dahon. Iyon ang tinitirhan ng marami sa kanila. Pagganahin mo ang kapangyarihan ng mutya ng ngipin ng kalabaw, tapos isunod mo ang orasyong ito. Saka mo bayuhin ng malalakas na suntok ang punong iyon. Kailangan mapatumba mo iyon. Isa iyong babala na kapag hindi sila umalis agad, ay sila ang isusunod mong papatayin. Paghandaan mo na rin ang aswang na darating. Hindi kasi ako makafocus sa pagtalo sa mangkukulam kung hinahati ko ang aking lakas upang maglagay ng bakod espiritual sa bahay na ito para hindi tayo mapasok." Naintindihan namang mabuti ni Renato lahat ng habili ng tiyuhin. Bago pa nga tuluyang magdilim ay narinig niyang may nagtatawag na sa pangalan ni Mildred sa labas ng gate. Noong sumilip si Lindon ay iyon na raw ang ate at mama niya. Sila ang mga caretaker ng bahay. Magkasama na nga si Renato at Lindon na lumabas ng bahay upang pagbuksan ng gate ang mga iyon. Noong makapasok ay saka palang ikinuwento sa kanila ni Lindon ang mga nangyayari. Saktong alas 6:30 ng hapon, madilim na talaga ang kapaligiran. Nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Meron sa loob at meron ding nagmumula sa labas. Sinabi na rin ato kay Mildred na huwag silang aalis sa sala. Bantayan nila na huwag bumukas ang mga bintana. Noong muling pumasok sa silid si Renato ay nakita niyang nakalutang na sa ere ang nanay ni Mildred. "Tiyo, ano nang nangyayari dyan?" Sabi naman noon, "Wala yan, nagpapasikat lang. Baka gustong mag-apply sa perya. Tinatakot tayo eh, kaya tayo pinapakitaan ng mga exhibition niya." Kinakabahan si Nato sa nakikita dahil iyon ang unang pagkakataon na makakita siya ng ginagamot na nakalutang sa ere. Ibang-iba na rin ang itsura ng ginang. Itim na ang mga mata at may guhit na din ang itim ang balat. "Nato, gaya ng napag-usapan natin. Ako na bahala dito. Ikaw na bahala sa labas. Bibitawan ko na ang bakod para sa bahay. Lumabas ka na. Parang mawawasak na ang mga dingding eh." Utos pa sa kanya ng tiyuhin. Sabi niya naman, "Sigurado ka, Tiyo? Kakayanin ko yung ipinapagawa mo sa akin?" "Oo naman, Nato. Malaki ang tiwala ko sa iyo na magagawa mo iyon." Tumango na nga lang si Nato at lumabas na ng silid. Pagkalabas nga ay nakita niyang nasa mga bintana na sina Mildred, best friend nitong si Sheila at ang nanay na si Aling Eming. Pati na si Lindon. Bumubukas na raw kasi ang sliding window ng bahay kaya pinipigilan nila. Sabi naman ni Nato sa kanila na huwag mag-alala dahil susubukan niyang gumawa ng paraan. Nagtungo siya sa kusina sa may likuran at doon na binigkas ang mga kataga upang pagganahin ang kapangyarihan ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Pagkatapos ay isinunod niya naman ang tatlong kataga na isinulat ng tiyuhin sa papel
Nakaramdam siya ng init sa katawan. Parang gusto niyang sumigaw ng malakas habang sumusunto. Kaya dali-dali na siyang lumabas ng bahay. Inilak niya na rin ang pintuan para walang ibang makapasok. Pagkalabas nga ay marami na siyang nakikita na hugis tao na mga aninong itim. Lahat sila ay papasugod na sa kanya. Kaya sinasalubong niya na rin ang mga iyon ng sunto. Pero parang sumusuntok lang siya sa matigas na bagay. Tapos nababasag naman na parang uso. Hanggang sa makarating siya sa may kulay itim na puno na walang dahon. Sinimulan niya iyong bayuhin ng malalakas na sunto. Bawat suntok ay may naririnig siyang tunog na parang kalimbang ng bakal na tinatambol. Hindi siya huminto sa kanyang ginagawa. Hanggang sa nakita niyang nagkaroon na ng biyak ang puno. Nagiging maingay na rin ang kapaligiran. Kasabay na rin ang ingay ng malakas na hangin. Hanggang sa may kumalmot sa likuran niya. Pagkaharap niya ay nakita niyang isa iyong matandang aswang. Hinila niya iyon at idiniin sa puno. Sa kabinayo ng suntok ang mukha, habang nakasangkalan ang ulo nito sa mismong puno. Isang malakas na angil naman ang kanyang narinig, kasabay ng mabibigat na yabag ng paa. Naisip niyang baka iyon na ang lalaking aswang at gumamit na naman ng tagabulag kaya hindi niya nakikita. Inusal niya na ang orasyon kontra sa tagabulag na itinuro sa kanya ng kanyang tiyo. At sa isang iglap ay nakita niyang papalapit na ang malaking aswang. Tumalon siya ng mataas at sinalubong iyon sa ere at binomba ng malalakas na suntok ang mukha. Bakas naman ang pagtataka sa mukha noong aswang. Hindi siguro inakala na kumalas na ang kanyang tagabulag. Pagkabagsak sa lupa ay muli pang binomba ng malalakas na suntok. Hanggang sa madurog na ang buto sa mukha. Noong hindi na iyon gumagalaw ay muling binalikan ni Nato ang puno at ipinagpatuloy ang pagsuntok roon hanggang sa tuluyan ng iyong mabuwal. Nakita niya ang isang nakasandal na malaking lampara sa dingding sa gilid ng bahay. Kinuha niya iyon kasama ang isang tuyong basahan. Inilagay niya ang basahan sa palibot ng puno at saka ibinuhos lahat ng gas, saka sinindihan. Lalong lumakas ang tunog ng hangin na tila may mga elementong sumisigaw at umiiyak. Tapos sa isang iglap ay nawala ang malakas na hangin sa paligid at naging tahimik na rin. Kumatok siya sa pintuan sa kusina at agad naman siyang pinagbuksan ni Mildred. Naroon pala ito sa pintuan, nakaabang, para kung sakaling kakailanganin raw ni Nato ng tulong nito. Pagkapasok ay agad siyang niyakap ng dalaga. Sobrang nag-aalala raw ito para kay Nato. Sabi niya naman napuntahan na nila ang nanay nito sa silid sa itaas. Pagkarating nila sa loob ng silid ay naabutan nilang nakaluhod sa sahig si Tio Pancho. May dugo na lumalabas sa parehong butas ng ilong at hingal na hingal. Si Aling Esmeralda naman na siyang nanay ni Mildred ay wala ng malay. Tapos umiiyak na si Mildred sa pag-aakalang patay na ang kanyang ina. Nato! Buhay pa yan! Gisingin mo na lang! Mahinang wika pa sa kanya ng tiyuhin. Kaya lumapit si Nato sa ginang at ibinulong ang orasyon na itinuro ng tiyuhin. Bigla namang napaubo ang nanay ni Mildred, tapos nagtanong kung ano raw ang nangyari. Niyakap naman itong muli ni Mildred. Inalalayan na ni Nato ang kanyang tiyo Pancho at nagpaalam na sila kay Lindon na aalis na. Hindi pa rin kasi matapos-tapos ang iyakan nila Mildred at ang nanay nito, kaya hindi na nila hinintay pa. Umuwi na sila ng kanyang tiyo Pancho. Kinabukasan, pasado alas 10, dumating si Mildred sa bahay nila Renato kasama ang ina nito. Nagpasalamat sila kay Tio Pancho pati na rin kay Renato.
Tapos sinabing, sa kinabukasan ng araw na iyon ay luluwas na sila ng Maynila. Doon na raw muna sila mananatili hanggang sa manumbalik ang lakas ng kanyang ina. Saka sila babiyahe papauwi ng Amerika. Ngingiti-ngiti lang si Renato, pero ang pakiramdam niya ay parang dinudurog ang kanyang puso sa pamamaalam na iyon. May inilabas na brown envelope si Mildred, tapos ibinigay kay Renato. Binasa niya ang nasa ibabaw. Deed of sale ang nakasulat doon, tapos naroon ang pangalan niya. Ang sabi pa ni Mildred, kay Renato raw nila iiwan ang isang malawak na lupain na naipundar niya mula nang magtrabaho siya bilang nurse sa abroad. Palayan iyon na may karugtong na new gun. Iyong pangalawang set naman ng deed of sale ay para sa lupain nila na hindi kalakihan sa may sentro. Bakanting lote iyon na pwedeng patayuan ng bahay, malapit sa palengke, simbahan at paaralan. Kaya mainam talagang tirahan kapag nagkapamilya na si Renato. Iyon naman daw bahay nila ay ibibenta na nila sa kaibigan ng kanyang ina na interesado roon. Iyon ay bilang pasasalamat kay Renato at sa tiyuhin nito sa pagpapagaling sa mami ni Mildred. Wala na rin silang balak pang bumalik sa Pilipinas. Baka raw pagbabakasyon lang. Pero hindi sila dito maninirahan. Hindi na malayan ni Renato na habang nagpapaliwanag si Mildred ay tumutulo na ang kanyang luha. Oh, Nato, bakit ka naiiyak? Tanong pa ng dalaga. Sabi niya naman, ang bilis mo kasi magsalita. Tapos English pa. Kaya ilan lang tuloy sa mga sinabi mo ang naintindihan ko. Karamihan doon ay hindi ko nagets. Natawa naman ang dalaga at ang nanay nito. Renato, maraming salamat talaga sa iyo. Pati na rin sa iyo, Pancho. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, ay baka na maalam na ako sa mundong ito. Wika pa ni Aling Esmeralda. Tapos tumayo na at nagpaalam. Saka naglakad patungo sa may bukana ng bakuran. Tumayo na rin si Mildred, kaya tumayo na rin si Renato. Nato, maraming salamat talaga ha. Muli niyang wika, sabay halik sa pisngi ng binata. Hindi alam ni Renato kung ano ang dapat niyang maramdaman. Pero tila napakapait ng halik na iyon para sa kanya. Kasabay ng paghalik ay may inilagay sa palad ni Renato. Pagkatingin niya roon ay isa iyong makapal na sobre. Oh, ano ito? Tanong niya pa. Sabi naman ng dalaga, ikaw na bahala gumawa ng paraan para matanggap yan ang tiyo mo. Sabi mo kasi hindi siya tumatanggap ng bayad. Hindi yan bayad. Isipin niya na lang na pamasahe yan papauwi sa lugar niya. Hati na kayo dyan ha. Kung sakaling sobra man yan, edi gamitin niya ang sobra sa pagpapagawa ng kamalig na pagpapatuluyan sa mga pasyente niya doon. Kunin mo na ang kalahati niyan. Pwede mong itulong kina Tia Elsa mo. Kulang pa nga iyan kung ikukumpara sa tulong niyo sa amin. Mag-iingat ka palagi na to ha. Hindi kita makakalimutan. Wika pa ng dalaga, sabay talikod ng nakapayuko, na sa tingin ni Nato ay itinatago rin ito ang pagpatak ng luha. Nanatili lang na nakatayo sa loob ng bahay si Nato habang naglalakad papalabas ang dalaga. Ang tiyuhin niya na lang ang naghatid sa mag-ina papalabas ng bakuran. Pagkabalik ng tiyuhin ay sinabi nitong, mukhang tinamaan sa'yo ang dalaga ah. Umiiyak eh. Sabi niya naman, sige po tiyo, iwan ko muna kayo rito. Bibili lang ako ng pang-ulam natin sa talipapa. Wika niya pa sabay labas ng bahay. Ayaw niya kasing makita ng tiyuhin ang walang tigil na pag-agos ng kanyang luha. Kinabukasan noon ay umuwi na ang kanyang tiyo Pancho sa Masbate. Tinanggap naman noon ang perang ibinigay niya mula kay Mildred dahil magpaparenovate daw ito ng bahay, papalakihan para mas malaki ang espasyo ng mga magpapagamot. Hindi iyong mabibilad sila sa araw sa labas habang nakapila. Si Nato naman
ay inasikaso ang bigay ni Mildred na lupain. Pero patuloy pa rin siya sa pagiging tagabantay ng lupain ni Mang Alfonso. Kumuha na lang siya ng mga karagdagang tauhan. Si Tia Elsa naman ay ipinaayos ni Renato ang bahay nito at naipagpatayo niya ng maliit na tindahan. Ang pinsan niya namang si Daday ay binilhan niya ng makina at mga kagamitan sa pananahi. Iyon daw talaga ang pangarap ng pinsan, ang magkaroon ng sariling patahian. Gaya ng sinabi ni Renato, hindi nga siya nag-albularyo, pero kapag may nababalitaan siyang mga inaaswang, ay pinapasyalan niya pa rin sa gabi at itinutumba ang mga makakainkwentrong aswang gamit ang kaloob sa kanya na mutya ng ngipin ng kalabaw sa unang lagas. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsor na si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Machas Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na sina Joby Taghap, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rosalie Colas, Noli Bobis, Rose Halandumon, Mary Jane Pelagio, Celsa Escartin, Eric Platero, Senya Hikum Lukias, Yam in Japan, Lito Bueno, Jesmar Ocampo, Lu Kira, Click and Collect Manila, Dean Ciudadano, Sargene Katz Dorms, Burns A, at kay Ma'am Christine Olson. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Jilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Madalas na rin po tayong may upload doon. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat ng mga regular listeners ng ating dalawang channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinapakinggan ang ating Love Story Channel. Ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Sigurado namang marami pa doon ang hindi nyo pa napapakinggan, lalo na ang mga bago pa lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.